Ito sa studio, walang iba kundi si Senator Teofisto Gingona III, ang chairman po ng Blue Ribbon Committee. Sir, umagang kaganda po sa inyo, sir. Umagang kaganda, Tonying. At makakausap din po natin sa linya ng telepono ang abogado po ni First Gentleman o dating First Gentleman, Mike Arroyo, Attorney Toto Ferrer. Attorney Ferrer, magandang umaga po sa inyo, sir. Umagang kaganda, actually. Opo. Umagang kaganda rin, Senator Gingona. Okay. Good morning. Magandang umaga po. Okay, Senator Gingona, ang balita po namin ay pina-check nyo rin po sa doktor ng gobyerno, si First Gentleman. May resulta na po ba yan? Sa ngayon, kaysa kaninang hapon, wala pa. Opo. Wala pang official. So, opo. I think in the next few days, meron na. Mm. Ano po ang dahilan? Ba't kailangan pang ipa-check siya sa doktor ng gobyerno? Sapagkat ang kalagay, ang karamdaman niya tungkol sa puso, so dapat yung specialist sa puso ang kinukuha. So ang naatasan namin yung Heart Center, Philippine Heart Center. So hindi po kayo kontento dun sa report po ng kanyang abogado na ang doktor pinagpapayo na ganun po? De, sila mismo sa sulat nila, pumapayag naman sila. Ah, okay. Oo, pumapayag naman sila na tignan yung mga records, tignan niyo yung kalagayan ni Mr. Mike Arroyo. Mm-hmm. So, okay na okay. Gaano po ba ka-importante na umarap po siya rito, sir? Well, siya yung nagsasabi na sa mga detractors, sinatawag niya detractors, dapat harapin niya, sinungalin daw yung sinasabi mga tungkol sa kanya. So, importante na siya pumunta at magpaliwanag sapagkat ang nangyayari ngayon, yung mga ebidensya lumalabas, ngunit walang explanation galing sa panig nila. Kahapon po, Senator, hindi po kakaunti ang testigo humarap, pero para po sa inyo, alin yung testimonya na pinakamagdidiin kay First Gentleman o former First Gentleman na siya po talaga ang may-ari ng helicopter? Well, dalawa. Yung kay Edith Huguan, yung bookkeeper ni Archibald po, yung may-ari ng Lion Air, Papa, na mismo nagsabi, pumupunta siya doon sa LTA building kung saan ang opisina ni Mr. Mike Arroyo. At nandun si Mr. Mike Arroyo, nakikita niya, nababati niya, na good morning, ganun. Tapos at one time pa nga, nagbilang sila ng 1 million pesos, nakikita ni Mr. Mike Arroyo bilang pambayad sa mga charter fees. Apa. So, yun. Tapos pangalawa, yung dispatcher ng Lion Air na sinasabi yung limang helicopter, he just takes orders from Mike Arroyo through the phone, through text, kung saan at kailan lilipad ang helicopter. Mm. So, may complete control sa helicopter si Mr. Mike Arroyo. Meron po sinabi si Ginoong Rene Sia, yung general manager ng Lion Air, na nag-wire transfer po sila nag-wire transfer ng pera ang isang LTA Incorporated. Yung LTA Incorporated, yun ang korporasyon na pagmamayari ng mga Arroyo. Ang chairman at president yun, si Mr. Mike Arroyo. Paano niyo po nalaman yun? Eh, meron po ba kayong record na? Meron. So, pero una, tignan natin, ito yung wire transfer. $500,000 sa galing sa LTA Incorporated. Mm-hmm. Ito yung unang pambayad o down payment para pagbili ng helicopters. Mm-hmm. Dito sa taas, na finax ito, at dito nakalagay sa taas, from LTA, 817-2709. Apa. Ang fax number, 817-2709. Mm-hmm. Ngayon, okay. Ito po yung wire transfer, ano? Iba po yun sa nakikita nyo sa TV screen natin. Ito po yung sinasabing ebidensya na nanggaling sa LTA. Nanggaling kila Mr. Mike Arroyo, galing sa LTA, yung $500,000 bilang pambayad sa mga helicopter. Opo. Natiyak po ba niyo na ito po LTA, kanila talaga to? Oo. Tinignan namin sa dokumento sa Securities and Exchange, sa SEC. Ito po sa TV screens po ninyo, mga kapamilya, ay yan po ngayon lang lumitaw. Ngayon lang po lumitaw sa yung pinapagraphics po natin, ano? Nandiyan po sa graphics natin. Arman, pakipakita mo yung pinapakita natin kanina. Yung kanina. Ayan. Yan. Yan po ay galing po kay Senator Gingona. First time niyo po nakita yan dito sa General Information Ship po yun, galing sa Securities and Exchange Commission. At tignan niyo, Panay Arroyo, yung mga
stockholders, officers, at directors, apo. No? Apo. Nandiyan Jose Miguel Arroyo, Ignacio Arroyo, Severino Tuason, Juan Miguel Arroyo, Diosdado Ignacio Arroyo. So talagang itong LTA, ang pagmamayari, mga Arroyo talaga. Opo. So gaano po ka-importante ito pong dokumento na to, itong wire transfer, saka po yung... Nandito yung fax number 817-2709. Diyan sa general information sheet, makikita natin ang telephone number ng LTA. Pwede ba natin, nandyan ba yan? Pwede ba ma-flash yan? Opo. Nandito po sa... Ito po yung hard copy. Andito ito po yung hard copy. Partner, pakita. Ito yung hard copy. Nakalagay dito yung telephone number 817-2709. Official records po ito. So ito talagang talagang check the prueba na yung pera galing sa mga Arroyos. $500,000 bilang paunang pambayad o down payment para sa helicopters. Mm-mm. Pinadala from Union Bank, Herrera Branch, pinadala kay Mr. Archibald po. Opo. Okay, kausapin niya po natin si Attorney Ferrer. Attorney Ferrer, ano po masasabi niyo rito, dito po sa mga dokumento na to? Una po si Ginoong San Miguel Arroyo po. Noong mga March 2001, pinagbili niya na, binenta niya na lahat ng kanyang pag-aari dyan sa LTA Incorporated. No? Opo. Kasi si ang asawa niya naging pangulo nga ng Pilipinas. So, ito po may mga dokumento siya which we will show at the proper time. No? Na binenta niya na lahat ng pag-aari niya sa LTA Incorporated. Pangalawa, ito po si Archibald po ay nag-sign ng lease agreement, ng contract of lease. Nagtataka kami, hindi niya pa nilalabas yan eh. Siya ang gumawa ng contract of lease. Sila ni Mr. Sia, ang kanyang emplea, ang kanyang general manager, ang nag-sign ng contract of lease. Sila po nag-authorize niya at sila po nagpadala dyan sa LTA Incorporated itong contract of lease ng 5 helicopters. At malaki ang lease payment nila doon, mga maintenance fee na doon sa kanilang lease agreement. At saka ito pong dokumento ay kasama doon sa complaint na sinampa ni Ginoong Arroyo sa piskalya ng Pasay City. Sinampa ni Ginoong Arroyo itong complaint, kaso laban si Archibald po noong Wednesday po for perjury, for false testimony and for offering false testimony in a tribunal, no? So ito po ay proper forum at kinampa na nga ni Ginoong Arroyo accusing Archibald po na lahat ng sinasabi niya dyan sa inquiry in aid of legislature ay walang katotohanan. Mm. Okay. So ang tatanungin ko lang si Senator Gingona, yung po bang pag-divest, yung pag-ibenta? Pero ang problema lang sa sinasabi ni Mr. Attorney Ferrer, ito yung general information sheet. Tapa. Year 2011. Tapa. Nandun pa yung mga pangalan nila. Tapa. Kung sinasabi nilang binenta na nila, sila na mag-ano. Pero ito, sila nag-submit sa Securities and Exchange Commission. Tapa. Sila naglagay nito, hindi kami. Tapa. Pati yung phone number, kung saan galing yung $500,000, nandito mismo sa official documents. Apo. Attorney Ferrer, hanggang ngayon po ba na nag-uusap tayo, ay tinatanggi niyo pa rin po na si Attorney Arroyo may-ari ng chopper? Of course. So, nasa complaint na yan sa fiscal, no? Apo. Tinatanggi niya yan. Important is that ito po si Archibald po, bakit niya hindi niya nilabas yung lease contract? Bakit niya pinipili? No, pinipili niya yung mga dokumento na nilalabas niya eh. So, inattach niya muna sa unang affidavit niya lahat ng dokumento na ang pag-aari ng mga helicopter ay sa kanya, sa Lion Air or sa Asian Spirit. Ngayon naman, hindi niya nilalabas yung contract of lease. Bakit? Isa ang gumawa nun, pinanotarize niya yun. Yung contract of lease, nandun naman yung mga payment na nilalagay niya. Hindi kami nagtataka bakit ayaw niya ilabas yun. Apo. Okay, so, attorney, last question ko po. Kumusta na po si First Gentleman ngayon? Kumusta po ang kanyang kalusugan? Sa hospital pa rin siya. Natulog ata siya sa St. Luke's kasi sinasamahan niya rin si Ginang Arroyo, no? Pero he's under medication also, no? Para sa kanyang
sakit, no, sa illness niya. Okay. Sige po. Sir, maraming salamat po sa inyo at umagang kaganda po sa inyo. Senator Gingona, una, ano pong reaksyon niyo sa kanyang sinasabi? Well, welcome na welcome sila pumunta sa Blue Ribbon Committee sapagkat importanteng-importante na marinig natin ang lahat ng panig. Apo. At makakasiguro sila na patas ang trato at meron silang sapat na oras na bibigay namin sa kanila. Mm-hmm. Sayang naman kung hindi sila pumunta at magpaliwanag. Meron pang dalawang chopper na hindi pa nabibenta, di ko ba? Meron pang dalawang chopper. Paano po yun? Kung hindi kay Archibald kung po hindi yun? Kay Archibald po, kung hindi kay Mr. Mike Arroyo, yung nasabi namin, bigay na lang sa Philippine National Police. Nang sa ganun eh, imbis na dalawang second hand, magiging apat na second hand ang helicopter na. Kung magwe-waiver po sila. Yun ang sinasabi ni Senator Drilon. Hmm. Pero hindi na kailangan mag-waiver sapagkat sinasabi ni mismo, hindi kanila. Opo. Sinasabi ni Mr. Po, hindi sa kanya. Opo. So pwedeng-pwede na talaga i-donate sa Philippine National Police. Ito po ang last question ko. Ano po ang endgame scenario dito, Senator? Considering ang PNP, mga PNP officers po dito, pumayag na tumanggap na isang ng mga segunda manong chopper at pinalitaw na ito yung brand new. Maliwanag, may makukulong dito. Mm-hmm. Talagang may, hindi lang isa, dalawa, maraming makukulong. At saka pati yung dating chief PNP, na si General Versosa, may pananagutan dito, malaking pananagutan niya. Sapagkat siya mismo ang pumirma sa supply contract. Apo. So, maliwanag, may makukulong talaga. Senator T.G. Gingona, sir, maraming salamat po sa inyo at mukhang mahaba pa ang investigasyon ito. Sabi niyo nga kanina sa akin, nanganganak ng nanganganak. Oh, lumalaki. Thank you po. Good luck po sa inyo, sir. Salamat. Sa ating pong Facebook poll, sa tanong po na kung naniniwala ba kayo na si dating First Gentleman Mike Arroyo ang may-ari ng mga segunda manong helicopter na ibinenta sa PNP, ang nagsabi po ng yes ay 96%. At ang mga hindi naniniwala ay 2%. Una-una po mga kapamilya, bagamat nais po nating humarap si dating First Gentleman Mike Arroyo, hindi po naman dapat pwersahin ang esposo ng dating Pangulo kung talagang meron po siyang karamdaman. Pero hindi naman po dapat gamiting lisensya ang karamdaman para ang katotohanan po ay pagtakpan. Batay po sa pahayag, hindi po ng iisa kundi ng maraming testigo, ewan ko lang po kung paano po makalulusot dito ang dating unang Ginoo. Kung nagawa po niyang makatalilis sa Jose Pidal scandal, mukha pong sa segunda manong chopper, siya po ay madididal. Ang dokumento pong ito na nagpapatunay na siya ang bossing ng LTA Incorporated, ito po, na nagbayad ng kalahating milyon dolyar na down payment sa kumpanya po ng helicopter, daig pa po ang isang smoking gun. Pero nais ko pong bigyan din, hindi po dapat matapos kay First Gentleman ang pananagutan. Ang mga general at iba pang opisyal ng PNP na nagpakatanga, o kaya nagpakabingi, o kaya nagbulag-bulagan para sertifikahan brand new yung segunda mano, dapat din po talagang makalaboso. Yan po ang aasahan namin, Senator T.G. Gingona. At pati po yung mga taga-COA, anak ng bakang dalaga, COA ng COA, payag po ako na sila yung makalaboso sa selda kahit pa yung rehas at padlock, segunda mano. Sa ngalan po ng katotohanan, ang nais po natin, dapat silang lahat mabulok sa bilangguan. Ano ba? Di ba? Bilanggo, surehas na gawa ng puso. Bilanggo, babalik pa rin po ang umagang kay ganda. Tapos na dumit ng pagkisip.